Hello and good day po. Idedemo ko ngayon sa video na to kung paano gamitin ang combining machine na Quaff ang brand. Pinagamit po natin to para mag-ring bind ng ating mga papeles. Unbox ko muna tong machine natin at pagkatapos naman ilalagay natin yung una, yung handle. Madali po itong ikabit kasi meron naman po yung forma yung bakal. Isuscute lang po yan. Then, ilalock po siya. Meron po yung nut. Ikutin lang po pa kanan yung nut para po tuluyan na siyang mailock. Malaking bagay po yung handle na yan kasi yan ang gagamitin mamaya para magbutas at saka magbuka ng binding plastic. Yung handle lang naman talaga ang ikakabit. So, ready na to para gamitin. Subukan natin magbutas ng papel pero dapat hindi gaano makapal po kasi hindi siya papasok doon sa loob para siya ay mabutas. Makikita nyo rin meron po yung adjuster sa measurement naman ng papel. So itry po natin na magbutas nito. Mga ilang piraso lang to, approximately mga 10, 12 hanggang 15 pieces ang maximum niya para makapagbutas. Sige, try natin. Ayun, so perfect po yung pagkabutas natin. Makikita nyo rin siya, meron siyang maliit na margin at pare-parehas na sukat noong butas para mamaya may pasok natin sa binding plastic. Patalikod po ang pwesto ng binding plastic, then push lang po yung handle para bumuka yung mga holes. Tapos dahan-dahan po ang paglagay ng mga papel na nabutas na. Kapag kasi masyado makapal, baka hindi tapat-tapat, pwede po yan isa-isahin para eksakto po siya dun sa butas at walang mapupunit na papel. So, ganyan lang po ang paraan pagka iniaayos na natin yung bawat page ng papel. Mapapansin nyo rin po, naglagay ako ng styro doon sa ilalim para pumantay yung papel kasi medyo nakalaylay po yan para pantay siya. Nilagay ko po yung styro na galing din naman dyan sa box ng machine. So, pantay na siya. Mas madali siyang mailalagay. Hindi malulukot, hindi mawala sa forma yung mga i-ring bind natin na mga papers. Maaari din po kayong kumuha ng isa pang katuang katulong po para mas maayos po ang paglalagay ng mga papers at hindi siya lukot, hindi siya masisira at lalong maganda ang magiging resulta. Kasi minsan po parang medyo mahirap po yan lalo na kung marami ng ibabind ng mga papers para sa documentation natin. Pero dito sa video ko na to ay tinry ko na mag-isa lamang na gumawa. Pansinin niyo po medyo nakalaylay yung plastic na una ko na inilagay para pampatigas doon sa ilalim. Kaya kung meron po kayong katuang or meron po kayong ipapatong doon sa ilalim na yan sa hangganan para mas maayos po ang magiging resulta ng gawa. So, tinry ko po rito na mag-isa. Okay naman po ang naging resulta. Pull down lang po yung handle para po ilock po yung plastic binder. Ito naman po ang paraan para linisin po yung mga papel na nabutas na. Katulad po ng puncher, meron po yung bin. Hilahin lang po yan, tapos tanggalin isa-isa. Katulad nito, nangyari po sa machine namin ay napuno siya, kaya ang hirap pong hilahin yan. Kaya inisa-isa namin, dinukot namin ang daliri namin yan. At inunti-unti kasi nag-lock na po yan. So yun po ang tendency kapag ka masyado ng maraming waste. Pwede po ma-disalign yung papel na bubutasin ninyo kasi po kakalang yan doon sa ilalim. Sa case namin, nangyari po yan. Kaya yan ang paraan namin para tanggalin siya at linisin. Napakarami po mga naipon doon. Pero successful po kami sa pagdinis. Kaya pwede na po lang yan para ganitin. So para hindi nyo po maranasan yun, dapat hindi siya paparamihin ng ganyan para hindi po mag-lock at hindi mawala sa alay yung papel na bubutasin. Pantay-pantay pa rin po yung mga holes. So yan, ready na po ulit to use. Salamat po sa panonood ng video na ito. Sana po nakatulong po kahit papaano. Don't forget to click like, share, and subscribe sa channel na ito. Thank you, good day, and God bless.